Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga posibleng ngang mapasama sa Cebul team natin sa Mobile Legends. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayong 2021 nga kapatid ay matutuloy nga ang SEA Games na gaganapin nga sa Hanoi, Vietnam. At isa nga sa lalahukan ng mga Pinoy ay ang esports. At kasama nga rito ang larong Mobile Legends. Ngunit ang laking katanungan nga rito kapatid ay kung sino nga ba ang mga makakasama sa Cebul team natin. Well, pero bago yan pag-usapan muna natin kung paano nga ba kumukuha ng mga players sa Cebul nung nakaraan. Uulitin ko lang kapatid ha, nung nakaraan. Sa madaling salita, hindi pa sure kung ganitong proseso pa rin ang gagawin nila para makapamili nga ng mga maglalaro sa SEA Games. Last 2019 nga ay nagpahayag ang SEA Games ng esports category at isa nga ang larong Mobile Legends sa lalahukan ng mga Pinoy. At saktong kakatapos lamang ng MPL Season 3 nang mag-announce nga itong SEA Games patungkol dito. Kagaya nga sa mga ibang international tournament ng Mobile Legends na kung saan ang champion at second place nga ang nagre-representa ng bansa ay ganyan din ang proseso ng pagkuha ng mga players noon sa SEA Games. Ngunit hindi pa ito official dahil anim lamang sa mga ito ang maaaring magrepresenta ng bansa. Ang nagkaroon ng direct invite noon sa training pool ng Mobile Legends SEA Games ay ang Bren at Archangel dahil sila nga ang naglaro sa Grand Finals ng MPL Season 3, ang tournament sa Pinas bago mag-SEA Games. Kaya ilan lamang sila sa mga pinagpilian noon at nagkaroon din ng tryout para sa iba pang mga players para nga lahat ay mabigyan ng chance sa makapagrepresenta sa Pilipinas. At ang napili nga para sa Cebul team natin noong SEA Games 2019 ay sila Carl TC, Kenji, Rebo, Hayes, Lasty at si Jay na nakapagkamit lang naman ng gintong medalya kontra nga sa powerhouse team ng Indonesia sa score na 3-2. At ang kanilang coach nga rito ay sila Coach Panda na nasa Laos Playbook Esports na ngayon at syempre si Coach Dale na nasa Aura PH na ngayon. Well, sa ngayon ay wala pa ngang sinasabi kung paano nga ba pipiliin ang Cebul team natin para sa SEA Games 2021 kung ang magkakampyon ba sa MPL Season 7 o ganun pa rin ang champion at second place may direct invite sa mga players at magkakaroon pa rin ng tryout sa ibang players. Then tsaka pipiliin yung final roster ng Cebul. Well, malalaman na lamang natin yan sa mga susunod pang buwan kapatid. Sa ngayon ay i-enjoy na muna natin ang MPL Season 7 dahil sure naman ako na kung sino ang magra-rise ang performance rito ay siyang mapapabilang sa Cebul team natin. Ngunit kung tatanungin nga o kung bibigyan ng tsansa si Coach Ducky, ito nga ang gusto niyang mga players na magre-representa sa bansang Pilipinas sa larangan ng Mobile Legends. Carl TC para sa jungle, Pew o RTC para sa mid, Chaknu o Lasty naman para sa tank, EXP lane is si Trimar TC o kaya si Edward. At ang gold naman ay sila Benny Cutie o di kaya si Rebo. Na talaga nga namang pwede talaga natin maging pambato sa SEA Games. Mapapansin nga na wala si Plap TC sa list ni Coach Ducky na siyang dahilan kung bakit gumawa rin si Plap ng sarili niyang mga players na lalaro sa SEA Games. At ito nga ay ang mga miyembro ng Bren Esports. At ang coach nila ay si Coach Midnight. Gumanti nga itong si Flap kay Coach Ducky matapos nga nito hindi siya isama sa magiging lineup na gusto niya para sa SEA Games. Anyway kapatid, may lineup din si Coach Panda
para sa Cebol. At ito nga ay sila Cartesi, Pew, Chacnu, Benecuti at Dilar. At ang reserve player nga niya ay sila Ribo at Edward. Alam naman natin na isa rin talaga si Coach Panda sa pinakamagaling na coach sa MPL ngayong season dahil sa dami na nga nitong napatunayan noon pa man. Gayun pa man kapatid, ang pagpili nga ng mga players ay hindi manggagaling sa mga naglalakasang coach ng Mobile Legends, kundi kung sino nga ang may pinakamagandang performance sa role na nilalaro nila. Kung ako lang ang papapiliin, ang lineup ng Bren ang ipanlalaban ko sa SEA Games dahil meron na nga silang tinatawag na chemistry sa mga international tournament at bukod pa doon, mataas ang confidence ng mga ito sa ganyang senaryo dahil na rin sa experience nila sa M2. Ngunit Pilipinas kasi ang pinag-uusapan dito at hindi ang Bren Esports para rin magkaroon ng tsansa ang ibang naglalakasang players ng Mobile Legends na maging parte nga ng Cebol. Tandaan din natin na dapat ang ipangsasabak natin sa SEA Games ay yung malakas din talaga kapatid, lalo na't hindi lamang Indonesia ang mahigpit nating mga kalaban dito kundi ang bansang Myanmar dahil kung ating matatandaan na dinurog nga ng Burmese Goals ang mga naglalakasang team sa M2 kaya nga nanatili ang mga ito sa upper bracket ng M2 at tinalo sila ng Bren Esports na galing lower bracket. At hindi nga naging madali ang pagkapanalo na iyon ng Bren sa Myanmar dahil akala nga natin ay isa sila sa magiging underdog team sa M2 ngunit isa pa nga sila sa nangibabaw rito. Maganda pa rin kung mapagtatagumpayan natin ang SEA Games 2021 sa larangan ng Mobile Legends dahil tayo nga ang defending champion dito at nagtatangka nga ang Indonesia na makuha sa atin ang pagiging malakas sa Mobile Legends. Marami pa nga ang mangyayari kapatid sa MPL at marami ring players ang makikitaan pa natin ng magandang performance kaya abang-abang na lamang muna tayo sa laban sa MPL. Lalo na't painit nga ng painit ang bawat tagpo rito at unti-unti na rin nating nakikita ang mga meta ng mga teams sa MPL. So kapatid, kung kayo ang tatanungin, ano ang best lineup nyo para sa SEA Games ng Mobile Legends? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.